Jesucristo, ang isa sa pinakamabuting bagay at kaloob na maaari po nating matanggap sa mga pagkakataong ito ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ano man po ang ating kalagayan, ano man ang estado ng ating buhay, ang kaloob na ito'y inilalaan ng Diyos para sa atin. Walang kabuluhan ang mga bagay dito sa lupa. Ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang mga bagay sa mundo at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? If there's one thing that we need to secure at this very moment, yun ay walang iba kundi ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nais ng Diyos na gawing makabuluhan ang ating mga buhay. Let us make our life more meaningful at this moment sa pamamagitan po ng pagtanggap at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay paglilingkod sa atin ng guro ng oras ng katotohanan ng ating pong minamahal na apostol, Arsenio T. Ferriol, dito lamang po sa bahagi ng Word of Life. Sa pamagat na ito, aalamin natin yung bakit mayroong aagawin. Ang kahulugan lamang itong aagawin ay kukunin. In a very simple word, yung aagawin, parang mayroong mandurokot, ano, o may maghihilahan. Pero ang simpleng meaning yan ay yung kukunin ng Panginoon sa kanyang muling pagdating. Alamin natin na kung paano ang Kristo ay dumating sa first coming. Ang kanyang pangalan ay Jesus. At huwag kayong magkakamali sapagkat marami ngayong mga ma-style na tao na pati ang kanilang sarili gagawin Jesus at ang pangalan nila ay gagawin pangalan ng spaceship. Eh lalong humihirap tuloy, ang dami ng... Nako, alam mo naman ang Bible eh. Parang... kung sino-sino lang magpapaliwanag. Pero sa Biblia, yung nagpapaliwanag, nagpapakilala kung sino sila. Halimbawa, si Apostol Pablo, nang sulatan niya si Tito, ang pahayag ay yung naghihintay. Yung naghihintay. Gawa ng ang pamagat nito, hintayin natin. Sa mga tuwid, yung kukunin, yung naghihintay. Ay yung hindi naghihintay, eh paano? Walang pangako sa kanilang Diyos. Ang pangako, yung kukunin. Kaya, alamin natin kung sino yung mga naghihintay. Ano ang kanilang hinihintay? Yung mapalad na pag-asa, pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito ang kukunin. Ngayon, ano ang sinasabi sa atin tungkol sa mga naghihintay? Basahin natin ang pangako ng Diyos at ang dapat na gawin ng mga nagsisipaghintay. Sa unang Juan, pangkatatlo at talatang dalawa, ay ganito ang ating mababasa. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Mga kapatid, yun palang mga umaasa sa dakila at buhay na pag-asa, ayon ni Pablo kay Tito, ay sinasangayunan ni Apostol Juan na itong mga naghihintay ay meron ding dapat natungkulin. Ang sabi, mahayag siya at tayo magiging katulad niya. Ang sumunod na talata, basahin natin sa tatlo. Sino bang meron ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Yun palang umaasa sa buhay na pag-asa ay
dapat maglinis sa kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin ng paglilinis? Gaya rin ni John the Baptist in the first coming of Christ. Ang mga tao ay pinaghanda niya, mga Hudyo, pinaghanda niya sa second coming. At ang kanyang pangangaral ay magsisi. Magsisi. Repent ye, for the kingdom of God is coming. Of course, the kingdom of God was with Christ. And because Christ is coming, it means that is with Him is His rule, His kingdom. Kaya meron silang tungkulin sa sarili nila, maglilinis. Gaya ng sabi ni John, na sila ay magsisi. Yun bang pagsisisi ay nagdadala ng paglilinis? Basahin natin sa Isaiah 55:7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sa makatwid, ang pagsisisi ay panawagan din sa mga maglilinis. Kaya yung may pag-asa sa second coming, naghihintay, habang siya naghihintay, linisin niya ang kanyang sarili, ang kanyang likong daan, gaya ng paglakad sa daan ng mga taong masama. Ang dating daan na ayaw nilang baguhin, gusto nila yung pure na dating daan, ang daan ng mga taong masasama. Ay ayaw nila magbago, kaya kasama sila sa tinatawagan. Repent. At ang sabi, at siya'y kaawaan niya siya. Ang Diyos maaawa sa kanya. Kaya sa aming Diyos, sapagat siya'y magpapatawad ng sagana. Ang tanong ngayon, paano tayo malilinis? Pagsisisi. Ngunit hindi lamang. Ang pagsisisi may kaugnayan sa iyong pag-iisip, sa iyong puso. Ngunit hindi sapat yun. You can repent, but you need more. Ano kaya yun? Basahin natin sa Tito 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Ang tunay palang malinis, hindi sapat yung tayo ay mag-angking nagkamali tayo at humihingi tayo ng kapatawaran. Higit sa lahat, yung tayo'y ipanganak na muli. Tayo ipinanganak sa sanglibutang masama. Pansinin natin ang ating kapanganakan sa Psalms chapter 51 verse 5. Basahin natin. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Narito ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap at sa kubling bahagi ng iyong ipakilala sa akin ang karunungan. Narito mga kapatid, ang tunay na malinis ay iyong ipinanganak na muli. Anong kapanganakan yon? Ipinanganak tayo sa binhing may kasiraan. Ngunit ang muling kapanganakan, tingnan natin kung anong binhi ito sa Kapitulo 3 sa talatang 7. Ang sabi, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan niyang kayo'y ipanganak na muli. Ang sumunod na talata sa talatang 8. Humihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan paruroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Yan para isang hiwaga, ang muling kapanganakan. Basahin pa natin,
para mahayag ang hiwagang ito. Sa verse 9, sumagot si Nicodemo at sa kanya'y sinabi, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Ito ang kanyang tanong. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ikaw, guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at ang aming nakita ay pinapatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Ano ang ipinapanganak ng Espiritu? Basahin natin ang sabi sa Bible, ito rin sa aklat ng John. Ang ipinanganak ng laman ay laman niya at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Purihin ang Panginoon. Kaya ang kapanganakang spiritual, una, ano ang salita? My words are spirit. By hearing the word of God, by hearing the good news, ang tao ay pumapasok sa kanyang espiritu ng Diyos at binabago ang kanyang puso, binabago ang kanyang espiritu. Ito ang muling kapanganakan. Kaya sabi kay Nicodemo, your religion cannot save you. Your group cannot save you. Anything of man, of the flesh, cannot save us. And what can save us? The work of Christ through the Holy Spirit. Ye must be born again. Be born again of the Word. Be born again. Be baptized as you repent. Because baptism is a picture of burial. Our old man is buried and we rise again to a new man. Tayo ay pinapanganak na muli. Kaya malibang ang tao, sino ngayon ang kukunin ng Panginoon? Yung mga naghihintay, nanilinis, ipinanganak na muli. Purihin ang Panginoon. Kaya kung yung ano-ano ang pinag-aaralan na mga kabungang isip ng tao, walang pag-asa yon. Gawa na ang sabi ni Christ, malibang ikaw ay pinanganak na muli, you will not enter the kingdom of heaven. Because you are born of the flesh, you cannot enter the kingdom of heaven. Ngunit kung ikaw ay nagnanasang mapapasok sa langit, na kailangan kayo ipanganak na muli. Sa makatwid, maliwanag na ang mga kukunin ni Kristo ay yung mga ipinanganak na muli. But it's not enough. Ang mga ipinanganak na muli ay dapat gumawa. We are saved by grace. We are born again of God. But we are saved for good works. The saved people, those who were baptized were saved and they were added to the church. And as they were added to the church, in Ephesians 2:10, ang sabi dadapuat, tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya kung tayo ay born again at hindi tayo naturo ang gumawa, sino magtuturo na tayo'y gumawa? Ang sabi sa Matthew 28:20, na inyong turuan silang mabuti. Turuan mabuti na ganapin ang lahat ng mga iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya ang Panginoon ay muling darating at yung mga ipinanganak na muli as before they were working for the world, seeking the lust of the flesh and pride of life. Ngayon kayo'y pinanganak ng muli, kayo'y maglingkod sa Diyos ayon sa gawain ng Diyos na pinapangunahan ng mga puso. Paano ba natin magagawa ang gawain ng Diyos? Para pagdating ni Kristo ay masumpungan tayong gumagawa ng gayon. Paano? Basahin natin sa 1:28. At sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yung kanyang sinugo. Ano ang sinugo?
ang sinugo ba ay may pangalan? Oo. Sino ang pangalan sa laman? Si Jesus. Ano ang kanyang pangalan bilang anak ng Diyos? Si Kristo. Kaya siya ay si Kristo Jesus. Ay kung may ibang pangalan. Hindi pwedeng tanggapin natin. Acts 4:12. At sa kanino ba ang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. There is only one name. His name is Jesus Christ. He is the very Lord of Lords and King of Kings. Yung ibang Lord of Lords and King of Kings, walang kabuluhan yon. Bakit? Magdadalwa na yung pangalan. And there is only one genuine name. His name is Jesus the Christ. He is not just another Jesus. He is Jesus. May karugtong. Kung walang karugtong, si Jesus lang yon. Ngunit kung siya'y tunay na anak ng Diyos, Kristo, Heso Kristo. Hindi, halimbawa, palitan natin, Columbia, spaceship. Columbia, ha? Huwag magagalit yung hindi Columbia. Kaya kung mayroong Columbia, spaceship, hindi yun ang Kristo. Natatawa ako eh. Siguro, matatawa kayo naman sa sinasabi ko. Pero yan ang totoo. There is only one name. Bakit sila ang daming pangalan? Hindi ba sila marunong manganin-ganin yan? Dapat magkaroon ng delikadesa, mga preacher. Palagay ko, hindi lang delikadesa. Pinakamaingat ang mga preacher dapat sapagkat ang kanilang sinasalita'y salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo, yaong mga born again, we must do the work of God. And how can we do the work of God? By believing one who is sent by God. Not just believing, sapagkat siya ay modern, ang pangalan, spaceship. Ah, kundi let us believe the true Christ, Jesus, the Son of Mary in the flesh. And His second name is Christ. Jesus Christ. Kaya sila ang kukunin ng Panginoon at kami nagtitiwala na habang kayo nakakarinig ng aming iniaaral na mabuting balita at mga daan ng Diyos, kayo'y nakakasiguro na pagdating ni Kristo, kayo'y hindi mapapahiya. You can stand with all your faith and you'll never be ashamed. Yun ang pangako ng Diyos. Tayo manalangin naman, Diyos, pagpalain mo ang iyong mga anak na nakikinig sa mga sandaling ito. Naway kanilang ikagalak, na kanilang nasumpungan ang sarili na sila yaong tinutukoy ng banal na kasulatan. Not exactly their name, but what and who they are. They were born again. They were working disciples. They were working the work of God because that is what their apostle has taught them to do. God bless you, and may we be happy with the Lord. Amen. Upon Jesus, look for.
Kaibigan, nais ngayon ng Diyos na ipagkaloob sa iyo ang lubos na kapayapaan. Maaring ang ating buhay ngayon ay ating nakikita na parang walang direksyon, walang katiyakan. Maaring tayo ngayon ay binabagabag ng kabi-kabilang mga problema, mga dagok ng buhay. Kung tayo ay mananatili sa presensya ng Diyos, kung tayo ay mananatiling nananabik at nauuhaw sa salita ng Diyos, lagi po nating mauunawa ng Kanyang kalooban. Lagi nating mararanasan ang Kanyang mayamang pakikisama. Kaibigan, nais ng Diyos na baguhin ang takbo ng iyong buhay. Pagpasyahan po natin ngayon na tanggapin at tugunan ang paanyaya ng ating Panginoon. Kung nais niyo pong ipahayag ang inyong pananampalataya, kung nais niyong pasimulan ang paglilingkod sa Diyos, tawagan niyo lamang po kami o di kaya'y i-text sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. At kami po'y malugod na maglilingkod sa inyo ng salita ng Diyos at ng mga pananalangin. Tayo po'y dumating na sa pansamantalang pagwawakas ng programang ito. Umaasa po kami na inyong iingatan sa inyong mga puso ang mga katotohanan na ating nasubaybayan. Sa ngalan po ng The Good Man of the House, Apostol Arsenio T. Ferriol, ako po si Brother Lyndon Danoog, at ito po ang oras ng katotohanan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.